I'm not happy that I am doing this, actually. Kasi hindi maganda kasi yung content na ito na we're talking about a person's failure. Pero in the other side, I also think that I need to talk about this person or the other person that needs to be reminded. So, doon tayo sa good reminders. Huwag tayo doon sa pag-influence ng mga bad reminders. At least, if check and balance ako sa sarili ko if I am doing good or if I am doing bad in this blog. I still believe that I go to the positive side of reminders because there are people reminding Carlos not to go back or not to mind their parents, or not to mind his family. There are some bloggers. Promise, you can scan, you can scroll, or some netizen suggesting in a comment section suggesting to Carlos Yulo to ignore his parents. There are some like that. And if I'm going to check and balance myself, I am not that bad, actually. So, akala nyo, guys, madali lang magsalita dito sa harapan na magko-content ka na isang tao. Hindi. It's not easy. Because you are also responsible of your actions, of your words. At sa palagay ko naman, wala pa naman ako nalalabag na batas na dapat ninyong ikahusga sa akin. Because again and again, hindi ako nagmumura. Hindi ko sila tinatawag na mga PI. Wala akong PI na ganun that I will never, kasi that is not my personality and that's not my character. I'm here at least, I remind everyone watching this vlog to please do not watch me because there are still netizens suggesting me to take down all the videos, all the vlog I had with the topic Carlos Yulo and Angelica. I will not. Why should I take down? Why should I private those vlog? I try to ask myself, wala naman akong nilabag. I am here to suggest kung pakikinggan lang naman kasi I am just belong to the small voices. Kung pakikinggan lang naman, and this is internet, this is social media that one day, Chloe at least will read and watch these small voices suggesting them to change, suggesting them to go back to their parents. Now, meron akong ipa-flash dito sa inyo na very close to Mrs. Angelica. Makikita nyo sa mga vlog niya, magkasama sila, magkaibigang magkalapit. Ibig sabihin, pwede natin paniwalaan kasi kumbaga malapit sa kusina ni Mrs. Angelica. And this blogger, if you are not subscribed yet, please do subscribe. So ito po yung mga latest 2 hours ago na sinasabi niya. So ipalabas po natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about kay Carlos Yulo nga na talagang marami na ang nakakapansin. Una, itong di umano'y pagbura ni Tony Gonzaga ng interview ni nito sa kay Carlos at kay Chloe. Ayan. So
after 2 days yata, binura or pre-naibate. Yun ang kumalat na balita. But until now, hindi pa rin ako sure. Pero kalat na na binura na nga daw. So meaning, kapag binura ang content ng isang vlogger, kasi ako, pag binubura ko yung content, binubura ko yung content ko, ay sobrang dami ng bashers. Siguro, pangalawa, yung una-una, syempre, ang una-una dyan, si Miss I.I. de las Alas na nagpakita talaga ng suporta sa nanay ni Carlos Yulo, at talagang sinabi ni I.I. na makananay talaga siya, pro-nanay siya. Totoo yan, yung sinabi niyang makananay si I.I. kasi, in fact, sinabi pa niya na kapag mag-live selling ito si Miss Angelica, magbibili siya ng mga worth 200,000 pesos na product ni Mrs. Angelica to help. So, which is a good support. Kasi si Mrs. Angelica pala ay ang daming pinapakain. Ang dami pala niyang mga mga ka-miyembro ng bahay niya o miyembro ng family na naka-asa sa kanya. So, let's continue. And please, guys, if you are not yet subscribed with this blogger, Benny Andaya, please do so. So, let's continue. Nakilang ina na si I.I. de las Alas ay kakampi ni Angelica Yulo. So, meaning, kinakampihan niya or talagang pinapaboran ni I.I. ang ina ni Carlos Yulo na talaga naman, na dapat naman talaga. Pangatlo, napansin ko rin, nababasa ko din sa mga balita na maraming nagtatanong kung kailan daw igigest ni Tito Boy Abunda si Carlos Yulo kaya si Chloe sa past talk na show ni, of course, ni Tito Boy Abunda. Hi muna kay Tito Boy. Regards, galing kami sa La Carmela de Boracay. And parang sinagot ni Tito Boy na wag daw muna ngayon. Ayaw daw muna niya makipagsabayan sa kaguluhan. Baga, ayaw niya sabayan yung mga bashers, ayaw niya sabayan yung mga nangyayari at mga balita na talaga naman dapat talaga na kumbaga nire-respeto ni Tito Boy. At pang-apat, yung mga napapabalitang supposed to be ay interviewin pa ng mga taga-showbiz si Carlos at si Chloe, parang nag-change mind yata. Simula nga itong nag-atrasan, kumbaga parang ay kakaiba na ito. So, kasi ang dami nga naman ng mga bad comments kapag kinu-content mo itong dalawa. So, meaning, unti-unti na nagpapakita mga taga-showbiz, taga industriya ng suporta sa nanay ni Carlos Yulo. Susundan lang natin, meron pang isang artista na talagang louder talaga at talagang inaano niya talaga, hinahamon niya talaga si Carlos. Nako po. Nakakahiya na boycott ang mga sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa mga upcoming guesting pa sana nila. Di tama ako. Tama ako sa sinasabi ko sa inyo na si Boy Abunda ay nag-aalangan pa mag-guest. At napaka-respectful niya na hindi siya sumabay sa kasikatan ng dalawang ni Carlos especially. And that's a good move. Talagang hats off to the showbiz, mga showbiz personality na hindi nila bigyan to ng puwang sa social media kasi hindi sila karapat dapat. Madali lang naman umuwi. Alam mo, siguro mas lalong dadami ang mga guesting nila. Baka magkanda o gaga sila sa mga guesting kabi-kabilaan. Kung ang mapapanood namin na unang mga netizen ay guesting na nag-reconcile sila. Tama ako o hindi? Diba? Kaya maybe kung lulunukin lang ni Carlos Yulo yung kanyang pride at huwag siya magpapadikta kay Chloe sa mga galawan niya, the more showbiz personality will collab with them. And this is another big opportunities. Kasi yung mga guesting na yan, may mga TF yan. Do you think nag-guest sila sa ASAP walang TF yon? Meron.
Yung kay Tony Talks, wala silang TF, meron. Kasi si Diwata may TF eh. Ang dinig natin noon, 800,000, di umano ha, pero hindi zero. Nagbibigay ng TF ang mga showbiz personality kapag nag-accommodate sila ng mga sikat na mga personality din tulad nila, like si Carlo, si EJ. Si EJ ngayon ang kabikabilaan ng guesting. So this is just a big slap to Carlos Yulo na siya yung may double medal, si AJ ang ginigis na walang medal, di ba? Kakaibang history ito. Kakaibang karanasan sa larangan ng sports na ang nanalo ng medal ay binuboycott na wag i-guest. Samantala ang walang medal na nakamit, kabi-kabilaan ang guesting at sponsorship. It's really a big slap to Carlos Yulo na si EJ ang gine-guest ng mga company, mga, you know, mga interview niya, dami. Hi. Kung pwede lang ibalik na hindi nanakot sa magulang at nang hindi tinawag na magnanakaw. Ang dami pa sana ng opportunity. Pero again, di bali na yung mga opportunity na yan. Hindi pa rin hihigit yung mga opportunities na yan sa pagmamahal na ibibigay mo sa mga magulang mo. And that pagmamahal, if you are going to go back to your parents and ask forgiveness personally, embrace them, let them feel that you are sincere to your apology. Not in social media, not in any guesting. At yung iba dyan, nagalit na naman na tinatapik si Carlos Yulo at si Chloe. Sino yung topic namin? Ikaw? Yung mga nagko-comment yan sa baba? Kahit ano itatopic namin sa inyo na mga pro-Chloe? Well, again, pare-parehas siguro kayo ng mga ugali dahil nagkakampihan kayo, di ba? Ganun yun eh. So, hindi po titigil as long na I see on myself na hindi naman ako nagmumura, nagbe-below the belt. I am here to suggest. Again, suggest. Hindi po ako nagmamak ng tao. Andito ako para mag-suggestion o magmungkahe. Baka naman makarating. Kasi nakakarating eh. Bakit si Chloe po mapataw sa mga netizen na nag-comment sa kanya? So, ibig sabihin, nagbabasa siya ng mga taong pumupuna sa kanya. So, and that is a good move if you are reading those comment, hate words, para magising sila na there are really parang kulang na lang magdeklara ng people's power para kayo ay tumino at ma-realize ninyo na you have to go back to your parents and ask their permission or their bas-bas before you enjoy your luxury life or your victory. Again, hindi tayo matitigil. This is another part of the opinion. And later, maybe after my work, because I still have 1 hour to finish my duty, maybe I will go back again to do a content. And again, disclaimer, don't watch if you are not happy with the content that I am making. Yun lang yun. At sa mga nanonood, syempre, from the bottom of my heart, wala ako dito sa harapan nyo kung wala kayo. Maraming salamat po. Bye for now.